Lungsod sa Pilipinas na may 7 lawa? Saan kaya ito matatagpuan? At ano-ano ang mga alamat na nakakubli sa mga lawang ito? Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, maligayang pagdating. Ito ang misteryo. Pitong lawa ang kumalat sa lungsod ng San Pablo. Ang mga ito ay nabuo dahil sa aktibidad ng bulkan sa mga nagdaang siglo. Perpekto mga lawa para sa mga picnic, hiking, pangingisda, camping at iba pang mga aktibidad na nakabatay sa kalikasan. Ang mga lawang ito ay ang mga lawa ng Sampaloc, lawa ng Palakpakin, lawa ng Kalibato, lawa ng Pandin at Yambo, lawa ng Mohicap at lawa ng Bunot. Alam nyo ba na ang bawat isa sa mga lawang ito ay may kanya-kanyang mga alamat? Ano nga ba ang alamat? Ang salitang alamat o sa Ingles ay legend. Ito ay ang mga kwentong nabuo dahil sa imahinasyon at nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay-bagay sa ating daigdig. Mahirap ding paniwalaan ng mga alamat, ngunit ito ay naglalaman ng aliw at aral para sa mga mambabasa. Ang San Pablo City ay matatagpuan sa probinsya ng Laguna at kilala nga sa Seven Crater Lakes neto. Nabuo ang mga lawang ito dahil sa phreatic eruption ng Mount San Cristobal na lumikha ng uwang o mistulang bunganga ng mga bulkan at naglaon ay napuno ng tubig ulan. Sa kabilang dako, kung tatanungin natin ang malikhaing imahinasyon ng mga tao, may paliwanag din ang mga alamat dito. Ang lawa ng Sampaloc. Ang lawa ng Sampaloc ay ang pinakamalaki sa 7 lawa ng San Pablo, Laguna. Halos kalahati ng lalim ng lawa ay may isang mababaw na depresyon sa ilalim ng lawa na nagpapahiwatig ng kanyang volcanic origin. Ang lawa ay matatagpuan sa likuran ng City Hall ng San Pablo at makikita rito ang maraming fish pens at maliliit na cottages. Sinasabi ng alamat neto na may isang higanting puno ng Sampaloc at sa hardin ng isang makasarili, koripot na matandang babae na nagtaboy ng isang diwata na nagkukubli bilang isang matandang lalaki na humihiling ng ilang prutas bilang gamot sa kanyang may sakit na apo. Sa halip na tulungan siya, ang matandang babae ay pinataboy siya ng kanyang mabangis na mga aso. Nasaktan ng husto ang matanda. Pagkaalis ng matandang lalaki, mayroong isang dumadagundong na ingay at malakas na ulan. Kasunod, ang pagbiyak ng lupa. At pagkatapos, ang buong halamanan ay lumubog sa isang malaking hukay na agad na napuno ng tubig. Mula noon, tinawag ito ng mga taga-baryo na lawa ng Sampaloc. Ang ikalawang lawa ay ang lawa ng Palakpakin. Ang lawang ito ay matatagpuan naman sa Barangay San Buenaventura sa lungsod ng San Pablo. Ito ay may sukat na 43 hektarya at may maksimum na lalim na 7.5 meters. Ang mga residente sa paligid ng lawa ay umaasa sa kita mula sa mga fish pens at fish cage na nag-aalaga ng tilapia at mga silver carps. Ayon sa alamat neto, ilang kilometro sa hilaga ng lungsod ay may isang nayon na naging kilala noon dahil sa sinaunang puno na mayroong malaking guwang. Tinawag itong Palakpak. Sinasabi ng ilang mga taga-baryo na sa mga gabing may buwan ay nakikita nila ang isang magandang babae na may pulang buhok, naghuhugas ng kanyang mahabang buhok gamit ang mga guwang sa puno ng kahoy na hinuhugasan bilang kanyang palanggana. Mayroon ding ilog na malapit kung saan lumilitaw ang isang malaking isda tuwing gabi na nandoon ang magandang dilag. Hindi ito mahuhuli ng mga taga-baryo sa paniniwalang alaga niya ito. Isang araw, isang estranghero ang dumating sa nayon
at sinubukang lutasin ang misteryo tungkol sa babaeng may buhok na pula at ng misteryosong is. At sa isang gabi na may buwan, inabangan niya ang babae. Pagkakita sa babae, sa kanyang malinis na kaluwalhatian, lumapit sa kanyang estranghero. Biglang nagkaroon ng kulog at kidlat. Nagkaroon ng napakalakas na lindol habang ang ilog ay nagmistulang isang lawa. Mula sa oras na yon, ang lawa na iyon ay naging tahanan ng napakaraming mga hipon na kung kailan luto ay namumula. Ang mga tao mula noon ay may pagmamahal na tinawag ang kanilang nayon na palakpakin. Pagkatapos ng sinaunang punong iyon at ang mga hipon sa lawa ay naging pangunahing mapagkukunan ng kabuhayan na tinawag nilang hipong palakpakin bilang alaala na rin sa magandang babae na may pulang buhok. Ang ikatlong lawa ay ang lawa ng Kalibato. Makikita ang lawa sa barangay Santo Angel sa lungsod ng San Pablo. Ang Kalibato ay may sukat na 42 hektarya at may maximum na lalim na 135 meters. Ang pinakamalaking dami ng tubig ng Kalibato ay humigit kumulang na 29,600 cubic meter. Nagsusupply ito sa lungsod at kalapit ng mga bayan ng maraming isda. Ang lawa ay ang pinakamalalim sa pitong lawa. Sinasabi na ang lugar ay ang tahanan ng isang diwata na nais na panatilihing malaya ang kanyang kaharian mula sa panghihimasok ng mga tao. Ngunit nagalit siya nang ang mga tao ay gumawa ng mabato ng mga landas na tumawid sa kanyang lambak. Nagdulot siya ng isang malakas na lindol at isang matinding bagyo na nagbago sa kanyang lambak bilang isang lawa. Ang mga taga-baryo na naninirahan sa kabilang panig ng mga nakapaligid na burol ay namangha sa kanilang nakita kinabukasan. Pinangalanan itong Lawa ng Kalibato, kinuha mula sa criss-cross na bato na daanan ng lambak. Ang Kali ay mula sa salitang Espanyol na calle o street, habang ang bato ay tumutukoy sa matigas na bagay na kanilang ginawang daan. Abangan ang ikalawang bahagi ng mga alamat ng pitong lawa ng lungsod ng San Pablo. Kung meron kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ito ang misteryo.